Rising singer ng ASAP natin Toastar Music, may pagbabago sa career. Magiging kapuso na nga ba o kapamilya pa rin? Nagsalita na, tingnan ang mga detalye. Welcome to BusyGram.net. Huwag kalimutang i-like, i-share, i-follow at i-subscribe ang BusyGram.net para maging updated ka sa mga latest happenings. May mga shoutouts din tayo kaya tutok lang hanggang sa huli. Nagbigay ng kanyang pahayag ang isang ASAP natin tong singer-performer at bahagi ng Star Music ng ABS-CBN kaugnay sa kanyang career sa kasalukuyan. Ang singer na ito ay produkto ng isang singing competition sa ABS-CBN na siyang nagpasikat din sa kanya. Early March 2022, may mga usap-usapan na lumabas sa social media at na-post ng netizen na kung saan si Idol Philippines winner Stephanie Dimaranan ay magiging bahagi umano ng GMA7's All Out Sundays, ang katapat ng ASAP natin to. Subalit base sa post ng singer ay nasa Dubai siya sa kasalukuyan at nagpa-perform sa Dubai Expo at hindi pa nag-react sa mga usap-usapan kaugnay dito. Nitong March 16 naman ay nagbahagi si Stephanie ng isang post ng ABS-CBN Star Music na kung saan ay ipinopromote ang kanyang sariling rendition ng isa pang araw na original ni Sarah Geronimo. Matatandaan naman na nauna nang nagpasalamat si Stephanie sa ABS-CBN para sa comeback niya sa ASAP natin to at It's Showtime noong taong 2021. Matapos ang kanyang short stint sa TV5's short-lived show na Sunday Noontime Live. Sa isang interview noon ng PEP, punong January, ay sinabi ni Stephanie Dimaranan na, "Sobrang nagpapasalamat po ako sa ABS and sa ASAP po na kahit po may ganun na medyo nagkakaroon ng maraming parang naging intriguing yung nangyari na yon. Nakabalik na rin po ako kasi sa ABS is really, I can say, is my home. Sa ngayon po kasi, talagang siguro po after ng naging experience ko sa Abu Dhabi, nagkaroon ng kaunting mga changes or bagong mga plans. So currently, wala po ako ngayon sa ASAP, but me and my cornerstone family and sa album sa Star Music, ito po yung winowork on namin. Abangan nyo guys, marami pa yan." Subalit ang naging comeback niya noon sa ASAP natin to ay naging maikli lamang dahil nagdesisyon nga siyang sumali sa Now United Bootcamp in Abu Dhabi noong September 2021 sa isa pang live interview ng Philippine Entertainment Portal kay Stephanie na kung saan ay bahagi ng promotion ng kanyang self-titled album Under Star Music ay in-reveal ni Stephanie na matapos ang kanyang mga karanasan, ang kanyang management na Cornerstone Entertainment ay may mga pagbabagong gagawin sa kanyang career. Babalik pa nga ba siya sa ASAP natin to? Sagot naman ni Stephanie, "Naku, siguro ayoko kayo i-spoil, but abangan nyo na lang kung anong mangyayari kasi mas maganda diba kung into the unknown." Sa kasalukuyan ay parehong ang Cornerstone Entertainment at GMA7 ay hindi pa naglalabas ng official announcement kung si Stephanie Dimaranan ay totoo nga bang lilipat na sa GMA7. Si Stephanie Dimaranan ang tinanghal na first Idol Philippines Grand Winner na ginanap ng July 28, 2019 at the Newport Performing Arts Theater. Natalo niya sa kompetisyon ang kapwa idol hopefuls na sina Lucas Garcia at Lance Busa. Sa huli ay nakakuha siya ng highest score na 100% na base sa 50% of the scores given by the judges na sina Regine Velasquez, Vice Ganda, Moira De La Torre at James Reed. Ano ang masasabi mo kaugnay dito? Shoutout tayo kina Herbas Gina Ostero, kay James at kay Edna Lee. I-comment mo lang ang inyong opinion sa comment section at huwag kalimutang i-like, i-follow, i-subscribe ang BusyGram.net para sa mga latest happenings.